My question is for Secretary Año po, please. Yes, go ahead, please. Opo, Secretary Año, isa sa mga issue ngayon regarding nga sa ating COVID-19 response ay yung house-to-house search sa mga COVID-19 patients na mild and asymptomatic. Sir, for the record lang po, para malinaw sa ating mga kababayan, ano po ba yung magiging patakaran natin dito? At reaction niyo lang po sa sinabi ni Secretary Guevara na for him, it's best na health workers at hindi mga pulis po ang gumawa nito. Tama naman yung, ano, yung sinabi ni Secretary Guevara. It is the public health authorities. Sa pangunguna ng ating local government chief executives at under his leadership yung pinatawag nating mga health workers dito sa pangunguna ng city or local epidemiological surveillance units. Yung ating mga PNP ay support at assistance lang yan. Papunta nila sa isang localized localized area na under lockdown. Meron na kasing listahan ng ating mga CSU at saka DSU kung sino yung mga positive dyan. Based na rin yan sa contact tracing at saka sa ginawang mga testing. The problem, karamihan kasi ay naka-home quarantine. Ito rin ang problema, kaya nakakaroon pa tayo ng contamination kasi hindi naman properly na-observe yung home quarantine. Ginawa natin sa Cebu yan, sa Nabotas, ginagawa natin yan. Lahat na ngayon ng positive ay dadali natin sa isolation facilities. No? Ang papayagan mo lang na magkaroon ng home quarantine kapag nasatisfy niya nga yung tatlong kondisyon. May sarili sa box, may sarili sa comfort room, at saka walang nakatirang comorbidity, elderly, vulnerable, kuntis, o may sakit dun sa bahay. All the rest kailangan ay i-isolate natin. So inuulit ko, no? Hindi police o PNP ang pupunta sa mga bahay. Sapagkat hindi naman sila trained dito. Ang pupunta dyan, yung ating mga DSU, CSU, health workers, health officers, at naka-PPE yung mga yan. Ngayon, ayon sa batas, sa RA 11332, dapat ay ilabas natin sila doon. Kung hindi, ilalagay mo sa panganib yung mga kasama niya sa bahay o kaya yung mga kapit bahay niya. At doon sa batas, may kaukulang parusa doon kapag hindi ka sumunod. Ranging from 1 to 6 months imprisonment or fine of 20 to 50,000 pesos. Lalo na kung ikaw mismo yung may sakit at ayaw mo magpa-quarantine. Ikaw ay liable sa batas na ito. Ganun din yung kapitbahay o member ng pamilya na alam niya mayroong positive ay ayaw niya i-report. Mananagot din sa batas na yan. Ito kailangan natin ipatupad para naman siguradong ang kaligtasan ng mamamayan at saka mapabilis din yung pag-recover ng ating mga positive COVID patients.